6, Bobby and Chichi. Paano kayo nagkakilala? Ano, best friend siya ng boyfriend ng kaibigan ko. December. December yun. Nung nakilala kami ng iba. Tapos hindi na kami nakita pa ulit eh. Nung nakilala ko siya, nagbukasan din, parang night out nga eh. Tapos nag-aiwalay kami ng umaga. Ako, siya, balik. Ano na. Pero after a week, Naalala ko nun. Hindi, ang text niya, ano, pwede ko ba kayong invite? Cool. Kumain. Okay, kita ko mga po. Daming person eh, daming talin. Labat website. Daming website yun eh. Kahit ako mga po, ganun eh. Okay, ako pala nag-text ulit. nung banding ng mga kaibigan niya at mga kaibigan ko, siya yung pinakatahimik sa grupo. Siya yung ngingiti-ngiti lang. Nakakatuwa lang. Kaya sa sobrang inis ko dun sa isang kaibigan niya na makulit. So, lumipat ako sa tabi niya dun ako. Kasi tahimik lang siya ay nalita ako. Ngayon na kasi akong mag-let yun nga, lumayan sa labas. Sunod na yun. Sinabi ko kasi sa kanya, meron akong dalawang anak. May dati akong asawa pero patay na wala na. So, meron akong dalawang anak. Hindi siya naniniwala. Kasi nga, maganda raw ako. Hindi daw halaga sa akin na may anak ko. Tapos bukod pa mas may edad ako sa kanya. So iniisip ko walang hindi siya seryoso. Kaya lang habang nagtatagal ang ginawa ko, i-invite ko siya sa bahay. I-invite ko siya, 'di ba? Nakita niya sa bahay noon, yung unang punta niya sa bahay. Para lang i-prove na may anak ako. So hindi siya nakapaniwala. Ang isang dahilan kung bakit ko siya sinagot, kung bakit ako napamahal. Kasi parang testing yun eh, meron ako, parang ganun. Parang testing, hindi ako naniniwala. Kasi binata siya. May girlfriend siya noon, mas bata sa akin, mas maganda sa akin, mas may pinag-aralan. Pero ang salta niya kasi, nung una pala kitang nakita, alam ko na sa sarili ko na ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Yun talaga yung line nito eh. Yun talaga yung linya niya, di ba? Kung mangarap ako, yung pangarap ko na sa'yo lang din magkaanak, hindi na sa iba. Sinagot ko siya, kahit kinukain ko lagi na ako naligo sa kanya, kumala siya. Basta sinagot ko siya kasi sabi nga niya, hindi ko nakikita yung sarili ko. Nawala. Sa susunod ang mga tanong, nawala ka na kami ko. Di ba, 15 years na kayo. Something na gusto nyo itanong sa isa't isa pero hindi nyo magawa nung 15 years na yun. Na hindi nyo naitanong sa isa't isa. Wala. Okay, kasi never naman siya ang sinungaling. At wala sa relasyon namin. Yun yung isang nagpatibay sa relasyon namin ng papa mo. Walang secret. Bawal ang secret. Bawal ang lihim. So ako, hindi nyo ko na sinungaling. Ano yung pinakamahirap na struggle? Ang pinakamahirap. Hindi kung ano. Yung wala kang makain. Nangungutang na lang kung saan saan. Yung ganun lang. Pangga ka si baby. Inyo. Kasi sabay-sabay na kayo na eh. Kung saan saan kami tumitin ano. Hindi ko kanina na dahil kitira mo sa mga nanan. Yung panahon na nagluto kami ng sopas. Na walang sopas na binalang sopas na. Pero hindi natira yung nanan. Kung may mga minimal problems man doon, nung nag-uumpisa kami, syempre, nagkabibig niya dahil sa chair. Nakos na nga pa kami ng ugali pa na lalabas na hindi naman nagtagad, makikita mo yung nagkakapaan kami dalawa. Ang nakakatuwa lang sa kanya, hindi na talaga ako bubuwan sa nakapag. Kahit anong galit ko, kahit anong gilid ko, kahit anong nangayon na gawa ko, hindi niya talaga magagawa mapagbuwatan ako ng kamay. Kaya sabi nga nung nakilala kita, ipinangang ako kung hindi kita nasaktan. Kailanman! Marami kaming problema pero walang dahilan para malungkot. Marami tayo naging problema pero walang dahilan para maging dahilan yun na masira yung family. Yung ganun, ang alam namin, mabigat ang problema pinagdadaanan natin na pamilya natin. Pero dapat masaya. Dapat masaya lang. Love you. Couple number 7, Andy and Mace. Hello guys, ako si Mace Balahadya at si Andy Balahadya ang aking asawa. Hindi pa po kami kasal, live-in pa lang po kami. Nag-start po ang aming love story ay nung panahon ng 2000. Basta 2000, ganyan, hindi namin alam. And nag-umpisa yun, nagkakilala kami sa mga friend. Friend ng ex ko, friend ng ex niya. Kasi yung ex ko nagkakasama siya sa trabaho. And then, na-resend siya ng message sa akin. Ayun na, nag-umpisa na hanggang naghiwalay sila, naghiwalay kami, and then... Parehas kaming broken hearted. Parehas kami broken hearted nun. And then, ayun, nagkapalagayan kami, chat-chat, text-text, hanggang... Walang chat nun. Text-text. And hallmate, ganun. Tapos nung kwan na, nag-decide kami, eksakto naman ako na umuwi na ng Olongapo, Subic. Taga Pampanga pa. Tapos siya,
nag-decide siya na pumunta doon na mag-meet kami. And hanggang ngayon na magkasama kami. 1 week lang pong ligawan yun. Pero ang tagal namin nag-chatmate, ang tagal namin bago kami nakita. Puro kami nagte-text lang, nagte-text, tawagan, biruan, ganun. Dati kasi lasinggera to ngayon. Ngayon pinabago ko lang siya. Gala ng gala ko sa pupunta. Sa lunggo ko yun ha. Ngayon, kung di ang babaguhin yun, hiwalay kami. Eh, binago niya. Kaya hanggang ngayon, kami pa rin. Thank God, yung nagbago siya. Ano naman, pag may barkada, di ba? Gala-gala, ganun. Hanggang nagsama na kami, hanggang umuwi kami dito. Hanggang ngayon, ayun, nagkaroon na kami ng anak isa. And until now, happy kami nagsasama. Walang problema. Enjoy life. Take note po ah. Isang linggong pag-ibig lang yun. Thanks for watching!